Good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating Vesper. Sama-sama po tayong mawit sa ating Panginoon. Thank you.
Lord. Salamat, Panginoon. Tunay nga po na sa lahat ng season ng buhay namin, Panginoon, kahit kailan na hindi mo po kami iniwanan, patuloy mo kaming sinasamahan. Ikaw, Lord, yung kumakalong sa amin sa anuman pong sitwasyon ng buhay namin. Salamat po, Lord, sa katotohanan na Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming Panginoon, na patuloy na nagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa gabi ito, patuloy ka namin papupurihan at pasasalamatan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Isang magpagpalang gabi po sa ating lahat at welcome huli sa ating Vesper Worship Service. Isang araw daw ho, isang mananampalataya ang nanalangin. Ang sabi niya, Lord, ibalik mo naman yung dati. Puro ganun ang panalangin niya na, Lord, ibalik mo naman yung dati. So sumagot ang ating Panginoon at ibinalik nga yung dati. Kaya lang, yung dating ECQ at dating lockdown. Kailangan po sa ating mga panalangin ay yung specific ho. Pag nanalangin po tayo, Lord, ibalik mo naman yung dati that I can hug my brothers and sisters. O Lord, ibalik mo naman yung dati na without any hesitations, without any fear, ay nakakapunta po ako sa iglesia na kung saan ay nakakaawit po ako at nakikita ko puro doon yung aking mga kapatiran at meron pong kagalakan sa pagsamba, nakapagtaas po ako ng kamay at 100% yung attendance po sa ating church. Ito po yung kailangan ipag-pray po natin, lalong higit sa mga darating po mga panahon na, Lord, ibalik mo naman yung dati na kung saan ay umaawit po kami sa loob ng church. Ito po yung isang bagay na importante-importante pagdating ho sa panalangin. Isa ho sa mga importante, isama po natin sa panalangin, yung pangangailangan po natin sa ating iglesia, sa pinansyal. Kailangan po natin dahil para po mabayaran na po natin yung tinatawag natin, pangangailangan natin upang mapunta na po sa high price yung kinatitirikan po ng ating iglesia. Hindi lang po yun, yung ating pong kalakasan, yung ating paglayo sa anumang karamdaman, lalong higit dito po sa tinatawag na karamdaman o yung COVID. No? May mga pagkakataon po na nananalangin tayo, medyo may naiinip po tayo. Pero meron pong dahilan ng ating Panginoon. Ngayong gabing pong ito, ito po yung mapapanggihan nating mensahe na patungkol po sa paghihintay sa kasagutan ng ating Panginoon sa ating mga panalangin. No? So ihanda po natin ang ating puso at pag-iisip na dadalhin po ng mensahe sa atin ni Kuya John. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating Vesper. Kumusta po kayong lahat? So I hope you are always fine and wonderful. Amen. So bago po tayo mag-start, so let us pray. Father God in heaven, we praise you, God. We glorify you, O God. Patuloy ka namin, O God. Tinataas pa yun ang dakilang pangalan sapagkat ikaw ang Diyos, O God, noon, ngayon, at magpakailanman, O God. Lord, you are the same yesterday, today, and forever, Lord God. Lord, we praise you, Panginoon, God. Patuloy ka namin, O God. Dinadakila ang iyong makapangyarihan ng pangalan, Panginoon. Hayaan mo, God, ang pangalan mo lang, O God, ang maitaas, Panginoon. Let your name be exalted on high, Panginoon. Hallelujah, ikaw ang maitaas, Panginoon, O God. At patuloy, Panginoon, mababa ang lingkod, O Lord God. Hayaan mo, O God, ikaw lamang makita, ikaw lamang maranasan, Panginoon, O God, sa gabing ito, O God. Lord, thank you so much, O God. It's not by might, nor by power, but the power of your Holy Spirit, O Lord God, na patuloy, O God, magkaroon ng rema, Panginoon, ang mga banal mong salita, O God, sa buhay ng bawat pusa, O God. Let your Holy Spirit, O Lord God, enlighten us, Panginoon, with your Holy Word, Panginoon, God, sa buhay ng bawat pusa, O God. Extraordinary encouragement, Panginoon, for each and every one of us, O Lord God. Lord, thank you so much, O God. We praise you, O God. We glorify your name. We lift up your name to the highest place, O God. We give back all the glory, all the praise, O God, in Jesus' name pray. Amen and amen. So again, welcome po sa ating Vesper. Yung message po ng Lord sa buhay po natin ngayong gabi ay pamagat po, yung title po nito is Nothing Too Late with God. Amen. So mababasa po natin sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, sabi po dito, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from the beginning to end. Amen po. So, there are many people are afraid. There are many people uncertain. So, hindi alam kung saan hanggang kailan matatapos itong global pandemic, no? So,
I just want to remind each and every one of us that our trust is not in our healthcare system, our trust is not in our economic system or government system. Our only trust is in the Lord Jesus Christ. I will repeat again. Our only trust is in the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So, sabi po ng topic po natin, nothing too late with God. Amen. So, sa mababasa po natin sa Daniel, no, ito po ay recorded, no, sa Daniel chapter 3 verse 16 to 18, na isulat po ito, no. Ito po yung tatlong magkakaibigan na sina Shadrach, Meshach at Abednego. Sabi po dito, Shadrach, Meshach and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. He will deliver us from your majesty hand. Verse 18, but even if does not, we want you to know your majesty, that we will not serve your God or worship the image of the gold you have set up. So ito po yung anindigan po yung tatlong magkaibigan nito na kahit po sila sunugin, no, sunugin po sila, kamatayan po yung kapalit, hindi po sila sasamba doon sa ipinagawa ni Nebuchadnezzar na golden image. Amen. At nakita po natin yung kanilang paninindigan. At sa madaling salita, no, kapatid kaibigan, ni-rescue po sila ng Panginoon. Hindi po sila nasunog. At yung mga sundalo na nagdala sila doon sa furnace, sila pa yung nasunog kasi pinainit po yun ng 7 times. Sila yung naunang nasunog. Samantalang silang tatlo, tuloy-tuloy na bumaba doon. Amen. Palakad-lakad po sila doon sa apoy. At sabi po ng Bible, ni nangamoy usok, hindi po sila nangamoy usok. So, ganun po yung tinatawag na pag-rescue ng Panginoon. At yun po yung ating number one. Nothing too late to rescue you in the midst of our suffering. Amen? Nothing too late to rescue you in the midst of our suffering. Yun po yung ating number one. Hindi huli ang Panginoon na hindi tayo ililigtas. Amen? So, andyan lagi yung Panginoon na ililigtas tayo in the midst of our suffering. So, same with us mga kapatid, no? So, naranasan po natin ngayon na mga pagsubok po natin sa buhay, ay talaga andyan ang Panginoon na tumutugon po siya in God's perfect time. Amen? So, huwag po tayong magsawa na manalangin sa Kanya. Huwag po tayong magsawa na magtiwala po sa Kanya. Sapagkat God is answering God. Amen? Katulad po nangyari kina Shadrach, Meshach, at Abednego. And remember, God is still the same yesterday, today, and forever. So, yung Diyos nila, Shadrach, at Meshach, at Abednego, yun din ang Diyos po natin ngayon. Amen po ba? Praise God. Amen. So, tuloy po natin, no? So, kasama po ng ni Shadrach, Meshach, at Abednego doon sa furnace ang Panginoon na palakad-lakad po sila doon. Amen. Sabi nga ni Hari, ni Nebuchadnezzar, na di ba tatlo lang yung ating hinulog? Bakit apat ang nakikita ko? At yung pang-apat ay parang Diyos. Yun ang sabi. Yun ang sabi ni Nebuchadnezzar. Kapatid kaibigan, same with us. No, nasa gitna ng naglalagablab na problema po natin, sa gitna ng mga pagsubukus natin sa buhay, God will answer our prayer. Amen. So magtiwala lang po tayo. At huwag po tayong magsawa na manalangin po sa Kanya, tumawag po sa Kanya. Sapagkat tutugon po siya. Sabi, kaya nga, ito po yung number one po natin. No? Nothing too late to rescue you in the midst of our suffering. Amen. I-rescue ka ng Panginoon. So ano pa? So ito pa yung kwento ni Daniel, no? Yung kwento ni Daniel. Mababasa po natin sa Daniel chapter 6 verse 14 to 23. Sabi po dito, when the king heard this, he was greatly distressed. He was determined to rescue Daniel and made every effort until sundown to save him. Then the men went as a group to King Darius and said to him, "Remember your majesty, that according to the law of Medes and the Persian, no decree or edict that king issues can be changed." So wala daw pwedeng, pag yung nag-decree yung hari, hindi na pwedeng baguhin. Amen? So sabi po dito, so the king gave the order and they brought Daniel and threw him into the lion's den.
the king said to Daniel, may your God whom you serve continually rescue you. Amen. So ito po yung dahil wala nang magawa yung hari, no? Kahit ayaw na ayaw sapagkat alam ng hari, no? Kahit na-stress po siya. Amen. Sabi niya, he was greatly distressed. Amen. Dahil alam ng hari na walang kasalanan si Daniel. Dahil dun sa kanyang pananalangin na 3 times a day nananalangin po siya. So nasilip po yun ng kanyang mga kaaway, ng kanyang mga naiingit po sa kanya. Amen. So ito po yung dalangin ng hari. Sabi, may your God whom you serve continually rescue you. Amen. Ito po yung dalangin ng hari. At makikita po natin dito sa verse 17, a stone was brought and placed over the mount of Dan, and the king sealed it with his own signet ring, with the ring of his noble, so that Daniel's situation might not be changed. Amen. Na hindi na pwedeng baguhin. Then the king returned to his palace and spent the night without eating and without any entertainment being brought to him. And he could not sleep. Hindi po nakatulog ang hari, mga kapatid kaibigan. Andun yung pag-alala niya. Sapagkat itong si alam ng hari na si Daniel ay talagang matapat. Amen. So sabi po ng verse 19, at the first light of dawn, the king got up and hurried to the lion's den. When he came near the den, he called to Daniel in an anxious voice, Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to rescue you in the lion? 21, sabi po dito, Daniel answered, may the king live forever. My God sent his angel and he shut the mouth of the lion. They have not hurt me because I was found innocent in his sight, nor I have ever done any wrong before you, your majesty. Amen. The king was overjoyed and gave order to lift Daniel out in the den, and Daniel was lifted from the den. No wounds was found on him because he had trusted in his God. Amen. Nagtiwala po si Daniel. Amen. At ipinalangin siya ng hari. So, ganun po ka-powerful yung prayer. Amen. So, kaya huwag po tayong magsasawa na manalangin. Amen. So, in times of trouble, may problema ka o sa wala. And I believe lahat po tayo ay mayroong pinagdadaanan. So, anumang pinagdadaanan mo ngayon, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon. Amen. Ibigay mo yan sapagkat sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat napapagalat. At kayo yung lahat na napapagal at bibigyan ko yung kapahingahan, sabi niya sa Matthew 11:28. Amen. So, ibigay po natin sa Panginoon. So, ganun po ang ginawa ni ng hari at ni Daniel. Since wala na mong magawa yung hari, no, ipinanalangin po siya ng hari. At si Daniel naman ay nanalangin at nagtiwala, lubos sa Panginoon. Amen. Kaya po siya naligtas. Amen. Sa kamay ng iyon. Amen. So, praise God po. Another story regarding po sa buhay ni Joseph the Dreamer, that God never too late to rescue you in the midst of trials, in the midst of suffering. So, mababasa po natin yon dito sa Genesis chapter 45 verse 48. Sabi po dito, when Joseph said to his brother, come close to me, when they had done so, he said, I am your brother, Joseph, the one you sold into Egypt. And now do not be distressed. Do not be angry with yourself for selling me here, because it was to save the lives that God sent me ahead of you. For 2 years from now, there has been famine in the land. For the next 5 years, there will be no flowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth to save your life by the great deliverance. Praise God, so napakabuti ng Panginoon. Ganun po pinreserve ng Lord yung ang kanila Joseph. Amen. Ganun po pinrotektahan ng Panginoon. And for sure, kung hindi pinagpauna ng Panginoon si Joseph, for sure mamamatay po sila sa gutom. Same with us, kapatid, kaibigan, no, na kung paanong iningatan sila ng Panginoon, sila Joseph, sila Daniel, sila Shadrach, Meshach, at Abednego, same with us, sinabi ng Panginoon na hindi niya tayong iwan ni pababayaan man. Amen. Ipupubayad ng Panginoon lahat ng pangangailangan po natin sa gitna ng naranasan po natin na global pandemic ngayon. Amen. Hindi niya tayo iiwan. Yun po yung pangako ng Panginoon. Huwag lang tayong bibitaw sa Kanya. Sapagkat yun po yung ginawa ni Joseph, hindi siya bumitaw. Hindi siya sumuko sa Panginoon.
patuloy siyang nakakonekta sa Panginoon. Amen. Patuloy siyang nananalangin sa Panginoon. Patuloy siyang nagtiwala sa Panginoon. Bagamat mahaba yung kanyang pag-antay, almost 13 years po siya nag-antay. Amen. Bago siya naging second na makapangyarihan sa Egypt. Praise God. So, ganun po kahaba yung kanyang pag-antay. So, God build up our character while waiting sa kanyang pangako sa buhay po natin. Gusto ng Panginoon na ma-develop para pagdating ng blessing, ay ready po tayo. Ready tayo sa ma-blessing na ibibigay ng Panginoon. Amen. So, praise God po. Sabi po din ng Genesis chapter 50 verse 20, "You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Amen. So sometimes na na-experience po natin, akala po natin ay ito ikakapahamak po natin or tayo na yung pinakamaraming problema. Hindi po, no? Kasi sa pag sabi ng 2 Corinthians 10:13, no? 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Amen? Ibig sabihin, lahat ng tao ay may problema. So, it depends na lang kung paano natin ito i-handle. It depends na lang kung paano tayo magtiwala sa ating source, amen, ng solution, which is ang ating Panginoon. Amen? Praise God po. So, makikita po natin dito, no? So, in my personal experience po, no? Dito natin makikita na ito lang nitong May lang, no? Nirescue po kami ng Panginoon in the midst of our suffering. So, ano po yun? Ito nung May ng anak po ng aking sister wife, nung May 1. So, hindi po namin expected talaga na masisaryan po siya. So, expected talaga, we are confident nga na normal delivery po yung ano, nung ayong kanyang normal delivery po si baby. Pero, hindi po ganun nangyari. So, patuloy po kami nagtiwala sa Panginoon and praise God po, ang ganun po ka-smooth yung pagpunta namin doon. And praise God, maraming taong ginamit ng Panginoon. And praise God po sa favor niya. At ganun din po sa bills. And praise God po sapagkat yung bills po namin ay kunti lang po yung binayaran po namin. Praise God po. At yung naipon namin na supposed to be na ibabayad doon sa panganak niya, ay nagamit po namin yon doon sa mahalagang bagay, which nakabili kami ng mga gamit na hindi napunta doon sa ospital. And praise God. So, sinave po kami ng Panginoon, nirescue kami ng Panginoon sa mabaon sa utang. Nirescue kami ng Panginoon na nirescue na kami ng Panginoon na hindi mapahamak yung aking mag-ina. And praise God po. So, yun po yung amin na experience. So, ganun din sa buhay po natin, kapatid. Kaya huwag tayong magsawa na manalangin. Huwag po tayong magsawa na magtiwala sa Panginoon. So, kapit lang. Amen? So, anuman naranasan po natin. Amen? We have a big God. So, trust Him. Amen? God give protection and rescue in the midst of danger. Kung paano niligtas ng Panginoon sila Joseph, sila Daniel. So, ganun din po tayo dahil mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Amen? Patuloy lang po tayo magtiwala sa Kanya. Amen? Sapagkat without God, we are nothing. Amen? Praise God. Sabi po ng Psalms 46 verse 1 to 2, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Amen? Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountain fall into the heart of the sea. Amen? So, gusto ng Panginoon ay patuloy sa iyong sandalan po natin na hindi dapat nakabase yung ating pananampalataya o yung ating pagtitiwala sa iba, kundi sa Panginoon lamang. Amen? Sometimes sa buhay po natin, minsan mas nakikita po natin, hindi natin nakikita po no, yung maliliit na bagay na binibigay po sa atin ng Panginoon. Minsan hindi po natin na-appreciate. Yun po yung ating number two, no? Nothing too late to appreciate and experience the miracle of God. Amen? The miracle of God in our life. So makita po natin dito, no? Na minsan nakakaligtaan po natin yung maliit na bagay, which is dapat hindi natin makalimutan na kahit maliit na bagay ay kailangan ipagpasalamat po natin sa Panginoon. Sometimes mas pinagpapasalamatan yung mga malaking blessing na receive po natin, which is dapat pati yung pinakamaliit, sapagkat sinabi ng Panginoon kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka niya sa malaking bagay. Amen. Yun po yung pangako niya. Amen. Kasi kapag hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, paano ka pagkakatiwalaan ng Panginoon
sa malaking bagay. Amen. Baka pag binigay sa iyo yung blessing, hindi ka pa ready. Amen. Baka pinagkaloob sa iyo yung nais mo ay hindi ka pa ready. Ba ikakapahamak mo lang. Kaya sometimes inaalaw ng Panginoon na magantay tayo para mabuild up po yung ating character, mabuild up po yung ating attitude. Amen. Praise God. So ito po yung number 2 po natin, nating tulit, hindi pa po huli. Ni-appreciate po natin na yung maliliit na bagay at patuloy nating yung experience po natin, yung miracle po ng Panginoon. Amen? Sa buhay po natin. Pansin po natin sa Matthew chapter 14, verse 16 to 21. Sabi po dito, Jesus replied, they do not need to go away. You give them something to eat. Verse 17, we have here only 5 loaves of bread and 2 fish. They answered, bring them here to me, he said. And he directed the people to sit down on the grass, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up unto heaven. He gave thanks and broke the loaves. Then he gave to the disciple, and the disciple gave them to the people. They all ate and were satisfied, and the disciple picked up 12 baskets full of broken pieces that were left over. Amen. Praise God. So, sobra pa. Patunay lang, no, mga kapatid, no, God is more than enough God. Amen. God is a God of multiplication. Amen. Verse 21, sabi po dito, the number of those who ate was about 5,000 men beside women and children. Amen. Ganun po karami yung pinakain ng Panginoon sa pamagitan lang 5 tinapay at 2 isda. Amen. So, ang hirap kumpitin kung magbabase ka lang dito sa 5 loaves at 2 isda na to. So, ang hirap. So, makikita po natin dito na yung tinatawag ng miracle ng Panginoon. Na-experience po ng mga tao at na-witness po nila yung miracle ng Panginoon. Same with us, mga kapatid, no? Sa buhay po natin na kahit maliit na ba yung paggising natin sa umaga, ay kailangan magpasalamat na agad po tayo. Siya yung ating ma-appreciate natin na ginising tayo ng Panginoon. We are alive and kicking. Amen? Praise God. So, yun po yung nais ng Panginoon sa buhay po natin, na ma-appreciate natin. Sapagkat, kapag na-appreciate natin yung mga maliit na bagay, miracle will happen into our life. Amen? Praise God. At sabi po ng Panginoon sa John chapter 11, verse 4, when he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Amen. So ito po yung si Lazaro po ay talagang ito'y kaibigan ng Panginoon, ay siya po ay nagkasakit at namatay. Amen. Namatay po siya. 4 days na po siya sa libingan, pero binuhay po siya ng Panginoon. Amen. Nakita po natin yung natawag ng miracle talaga na nangyari. Amen. Dito sa kwentong ito. At same with us, mga kapatid, no, na sabi po dito, this sickness will not end in death. Amen. So, hindi siya tinignan ng Panginoon na patay. Bagamat yung mga tao na nakapaligid sa kanila, amen, na talagang patay na. Patay na si Lazaro. Pero hindi. Binuhay siya ng Panginoon. Amen. Same with us, mga kapatid, no, kung ano man yung negosyo mo, kung namatay man yan, bumuhay ulit ng Panginoon yan. Amen. Kung hindi ka nakapag-aral ngayon, ikaw yung estudyante, hindi ka nakapag-aral ngayon, amen, darating araw, pag-aaralin ka ng Panginoon. Amen? Kung nawalan ka ng trabaho ngayon, darating araw, in God's perfect, magkakaroon ka ng magandang trabaho. Amen? Kung nalugi yung negosyo mo, ita times to yan ang Panginoon, in even more. Amen? Bubuhayin ng Panginoon yan. Amen? So, magtiwala ka lang sa Kanya. Pansin po natin, sabi niya, if you believe, sabi ng Panginoon kay Martha at Maria, sinabi sa kanila na, if you believe, you will see the glory of God. Makikita mo yung kaluwalhatian ng Diyos kapag maniwala ka sa Kanya. Amen. So, ganun din po sa ating buhay. Makikita natin yung glory ng Panginoon, yung kaluwalhatian ng Panginoon in every day of our life. No? Mas makikita natin yun kaysa doon sa mga negative nangyari sa paligid po natin. Sometimes, hindi natin nakikita yung blessing ng Panginoon it because natatakpan. Amen, natatakpan po siya. Mas nakikita natin yung negative o yung mga mali o yung mga hindi maganda. Amen.
gusto ng Panginoon na makita natin at magtiwala tayo sa Kanya so that we will see the glory of God. Amen. Praise God po. As makikita po natin dito, no, na ang dami pong naniwala, ang dami pong nanampalataya sa Panginoong Jesus dahil po nabuhay si Lazarus. So, ganun din, na bagamat in times of our situation na nangyayari po sa buhay po natin, magiging testimony po natin yung ating na-experience po ngayon. Amen. Kung ganun po ang gusto ng Panginoon na maging testimony ng buhay po natin, yung mga na-experience po nating pain and trial sa buhay po natin. Amen po. Para maging inspirasyon sa iba. Amen. Na patuloy na magtiwala sa Panginoon at magbalik loob sa Panginoon na there is a God. There is a God who provide. There is a God who patuloy na magbibigay ng buhay sa na inakala ng karamihan ay napatay na. Pero sa Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Amen? So sabi po ng 2 Corinthians chapter 1, verse 3-4, Blessed, gratefully praise and adore be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercy and the God of all comfort, who comfort and encourage us in the trouble so that we will be able to comfort and encourage those who are in the kind of trouble. Amen? Sabi dito, ginawa ng Panginoon yon para tayo mismo na-encourage ng Panginoon, tayo din magiging blessing, magiging encouragement doon sa iba. Amen? Praise God po. With the comfort with which we ourselves are comforted by God. Amen? Yung blessing na tanggap po natin, kung paano natin na-handle yung situation na yon, it is because of God, not because of ourselves. Amen? Hindi po dahil sa, ay, kaya ko yan dahil sa lakas po natin. Amen? Kundi dahil po yun sa Panginoon. Nakapagtapos ka dahil sa nakapagtapos ka ng pag-aaral dahil sa Panginoon. Nakapagnegosyo ka o marami kang negosyo ngayon o maganda yung negosyo ngayon dahil po yun sa Panginoon. Amen? Kung marami kang pera ngayon dahil po yun sa Panginoon, hindi po dahil sa atin. Amen? Praise God po. Hallelujah. Amen. So, patuloy po tayo. Sabi po ng 2 Timothy 1:17, For God has not given us the spirit of fear, but the power and of love and a sound mind. Amen. Ito yung gusto ng Panginoon na hindi tayo binigyan ng espiritu ng katatakutan. Amen. Bagamat marami tayo makikita na talaga, dami nag-inject ng fear, but God give us the spirit of love and a sound mind. Amen. Ito po yung panghawakan po natin. Amen. God give provision in the midst of famine, and God gives life to your dead situation. Amen. Mga kapatid, kaibigan, God is our Jehovah Jireh. Amen. God is our great provider. Just trust Him. Amen. So makikita po natin dito na doon sa Old Testament nga, no, kina Joseph, no, pinubayad ng Panginoon na pinauna na po si Joseph po doon sa Egypt, no, at para maligtas po ang kanilang angkan, amen, ang kanila Jacob sa famine. Amen. Ganon din po si Lazarus na bagamat 4 days nang patay, pero binuhay muli po ng Panginoon. So ganon din po sa buhay po natin, mga kapatid, no, na akala po natin sa buhay natin na kailan kaya tutugunin ng Panginoon yung dalangin ko. So in God's perfect time, tutugunin po ng Panginoon yan. Just keep on praying, keep on trusting the Lord. So yun po yung magagawa po natin. Amen. So praise God. And ganun din po na God gives life to your dead situation. Katulad nga po nila, so bagamat patay na po siya, no? Namatay po siya for 4 days, nabuhay muli. Ganun din, kung ang negosyo mo namatay, bubuhayin ng Panginoon yan. God will restore your business. Kung hindi ka nakapag-aral, God will restore ang iyong pag-aaral mo. Amen. Kung yung health mo ay hindi maganda ngayon, God will restore your health. Sapagkat sinabi sa ng kanyang salita, by the stripe of Jesus, you are healed. Amen. By the blood of Jesus, you are healed. Amen. Ito yung mga pangako ng Panginoon na dapat nating panghawakan kaysa magtiwala tayo sa iba. Amen. Sa labas, nasabi ng mundo, kundi mas magtiwala dapat tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Praise God po. So, makikita po natin dito na hindi pa huli ang lahat, no? Hindi pa huli ang lahat na ma-fulfill ng Panginoon yung kanyang promise sa buhay po natin.
Ito po yung ating number three, no? Nothing too late to fulfill the promise of God in your life. Amen? So, katulad nga po ni Joseph, no? Over 13 years po siya nag-antay. No? 13 years po siya nag-antay before his prophetic promise was fulfilled. Moses waited 40 years before he had his divine encounter with the flaming voice of God. Waiting is not wasted time. Amen? It is secluded time, giving God the opportunity to form our inner being and prepare us for glory. Amen? So makikita po natin na yung pag-aantay po natin is not wasted time. Amen? God is building our character. God is building our attitude. Amen? Yung inner po natin dinidevelop po ng Panginoon. Ito po yung para pagdating ng blessing ng Panginoon, ready po tayo. Amen? So anumang pagsubok dumating sa atin, amen, we are prepared. Amen? Praise God po. So makikita po natin, even si Caleb, no? Si Caleb nag-antay po siya ng 45 years. Amen? Caleb trusted God faithfulness to keep his promise. And bago niya na-receive yung kanyang blessing, kanyang inheritance. Amen? So, ganun po katagal. So, kung naka-experience ka ngayon na minsan naiinip ka na, so, huwag kang mainip, kapatid, kaibigan, no? So, patuloy ka magtiwala pa yun. Just enjoy the process of God, no? Just enjoy the process. Keep on trusting in God. Keep on praying to God. Sapagkat yun ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. And God, yung perfect timing ng Panginoon ay pagkakaloob po sa buhay natin yun. Amen? Pagkakaloob sa buhay mo. Amen? Praise God. Sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 23, let us seize and hold tightly the confession of our hope without wavering, for he who promised is reliable and trustworthy and faithful to his word. Amen? Kapag ang Panginoon ay nangako, tinutupad po niya. Unlike kapag tao, kapag nangako, napapako. But kapag ang Panginoon ang nangako, ay tinutupad po niya. He keep his promise. Amen? God fulfill his promise even if we have to wait a while. Sometimes, inaalaw ng Panginoon na mag-antay tayo. It may cause hindi pa tayo ready. Amen? Gusto ng Panginoon na mas ma-develop pa tayo, mas maging ready pa tayo para pagdating ng blessing, pagdating ng hinihiling natin po sa Kanya, ay ready po tayo. Amen? Sabi ng Psalms 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Amen? So, sabi to, teach us to number our days. Ibig sabihin, huwag po nating sayangin yung bawat araw, yung araw na hindi tayo makapanalangin, na hindi natin siya makausap. Amen? Hindi tayo makapagbasa ng salita ng Panginoon. Sapagkat sinabi sa kanyang salita, sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuya ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? Ito po yung pagkain po natin. Amen? Praise God. And I hope na marami po kayong natutunan at na-inspire po kayo sa gabing ito. Recap po lang po tayo sa ating, dito na po tayo sa ating summary, no? Number one, nothing too late to rescue you in the midst of suffering. Continually to pray and trust God, like Daniel, Joseph, Shadrach, Meshach, and Abednego. God give protection and rescue in the midst of danger. Amen? Number two, nothing too late to appreciate and experience the miracle of God in your life. At talagang na-experience po namin ito, no? Way back na nung May nga lang po, no? Na nirescue kami ng Panginoon at yung miracle ng Panginoon ay na-witness po namin na ganun kabuti ang Panginoon sa buhay po namin. And glory to God alone. God give provision in the midst of famine and God gives life to your dead situation. Amen? So marami po kami situation before na talagang wala na pag-asa, pero salamat sa Panginoon and glory to God alone. Nirestored po lahat ng Panginoon and glory to God alone. And number three, nothing too late to fulfill the promise of God in your life. Hindi pa uli ang lahat. Ano, continually to enjoy the process while waiting the promise of God. Amen? So, I will repeat again, continually enjoy the process while waiting to the promise of God. So, i-enjoy po natin yung proseso. Amen? Katulad din nila Caleb, no? Nag-intay po siya ng 45 years, si Joseph 13 years, si Moses 40 years, si Abraham, no, 25 years. Kapatid, kaibigan, no, brothers and sisters, no, we need to be patient. Amen? Just trust the process and enjoy the process. For in God's perfect time, ipagkakaloob po ng Panginoon ang bawat hinihiling po natin. Huwag lang po tayong magsasawa.
na manalangin po sa Kanya, magtiwala po sa Kanya. And Lord God alone, so let us pray. Father God in heaven, we praise you, God. We glorify your name. Patuloy ka namin, God, pinupuri. Patuloy ka namin pinapasalamatan, O God, for your holy word, Panginoon. Hayaan mo, God, ang mga salatang ito, God, patuloy na yung baon-baonin po namin, O God, sa aming daily lifestyle, aming buhay, Panginoon. Na tunay nga, Panginoon, God, nothing too late, O Lord God, hallelujah. Nothing too late, Panginoon, na patuloy namin, O God, na ma-experience, O God, ang iyong miracle mo, Panginoon. Nothing too late, O God, to fulfill your promise in our life, O God. Nothing too late, O Lord God. Hallelujah. Na patuloy namin, O God, na maisagawa, Panginoon God, ang nais mo sa buhay po na yung Panginoon God. Na patuloy kami, O God, na maglingkod dyan sa iyo, God. Patuloy kami, O God, na maging daluyan, maging instrumento kami, Panginoon God, na bilang daluyan sa pagpapala, Panginoon God. Patuloy na may-share, O Lord God, ang iyong banal mong salita, O Lord God. Lord, thank you so much, O God, na patuloy kami, O God, maging blessing kami sa iba, O God. Ito yung nais mo sa buhay po namin, O God. We pray and declare, O God, blessing upon blessing, O God, sa mga tao, God, nakikinig, O God, sa bawat pamilya po namin, Panginoon. Let they prosper, O God, in the name of Jesus, Lord God. Lord, restore, O Lord God, sa lahat, Panginoon, O God, na mayroong dead situation sa kanilang buhay, O God. Restore their health, Panginoon. Restore, O Lord God, their finances, Panginoon, O God. Restore their job, Panginoon, O God. Lord, we pray and declare blessing upon blessing, O God, sa kanilang buhay, Panginoon, O God. Lord, thank you so much, O God. We praise you, O God. We glorify your name. And we thank you, O God. We honor you. Patuloy ka namin, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na puri, pasalamat, pagdakila, Panginoon. In Jesus' name, pray. Amen and amen. Mga minamahal, mga iniirog, mga pinili ng ating Panginoon, tunay may mga pagkakataon sa buhay natin na tayo naiinip sa katugunan ng ating Panginoon. Tunay na tayo'y panahihina. Minsan ay tayo nagtatanong kung bakit parang napakabagal ng ating Panginoon. Yung pala ay mayroong dahilan. Sa pagkakataong ito, ni-encourage ko po kayo na patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon at tumawag. Ikaw man ay nasa iyong salas, ikaw man ay sa iyong kwarto. I encourage you to stop for a while, huminto muna tayo sandali at makipag-usap sa ating Panginoon. Kung ikaw ay nanonood ng TV, I encourage you na patayin niyo muna o i-turn off niyo muna inyong TV at tayo lumapit sa ating Panginoon. This is a very special moment. Nakausapin natin ang ating Panginoon at pakinggan ang ating Panginoon, ating mga panalangin. Kung kayo nagluluto, I encourage you, I suggest na ihinto muna natin ang inyong pagluluto o inyong ginagawa, bagkos, bigyan natin ng panahon ang panalangin ito. Sandali tayo lumapit sa ating Diyos. Aming Panginoon na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pagtitiyaga, narito ang iyong mga anak, patuloy na lumalapit sa iyo. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nasabi, nagawa at naisip na hindi kaayon-ayon sa iyong mga mata. Nawa, Panginoon, ang aming ilalapit sa iyo ay maging katanggap-tanggap, lalong higit, Panginoon, sa iyong iglesia na high praise. Panginoon, maraming salamat. At parati mong tinutugon ang aming mga panalangin na nanaayon sa iyong kagustuhan. Tunay, Panginoon, na hindi huli ang mga tugon mo sa aming mga panalangin. Ito man, Panginoon, ay tugon mo upang kami iligtas sa anumang sitwasyon na mayroon kami. Iligtas mo kami, Panginoon, sa anumang karamdaman, sa anumang kahinaan. Sa iyong panahon, Panginoon, nililigtas mo kami sa aming mga kahinaan. Lord, maraming salamat. Tunay, Panginoon, magmula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Libo-libong taon na nakakaraan, hindi ka nagbabago, Panginoon. Patuloy mong tinutugon ang mga panalangin. Lord, may mga panalangin kami na umaabot na ng taon, maraming taon. Ngunit alam namin, Panginoon, na hindi mo ito kinakalimutan. Bagkus, Panginoon, ay pinapatuloy mong pinapaalala sa amin ang iyong kadakilaan, pagmamahal sa bawat sa amin, lalong higit, Panginoon, sa iyong iglesia. Panginoon, patuloy namin inalapit ang iyong iglesia na iyong itinatag, itinayo sa Phase 4A ng Santa Rosa, Golden City. Lord, this is your church, O God. Ito iyong iglesia. Ito iyong pinagpapala, pinagpapalain. Ngayon pa lamang, Panginoon, inilalapit na namin ang pinansyal na pangangailangan itong iglesyang ito.
Hindi ito birong halaga para sa amin, ngunit ito, Panginoon, ay napakaliit lamang na halaga. Tunay, Panginoon, na hindi mo ko dinala, hindi mo kami dinala sa maraming taon na inakay, binuhat, ginabayan upang pabayaan lamang. Bagkus, Panginoon, upang patuloy na pagpalain, patuloy na tugunin aming mga panalangin. Panginoon, patuloy na sumasamba sa iyo, naglilingkod ang pamilya ng High Priest. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na iyong ibinigay sa bawat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na iyong ibinigay upang makapagtayo kami, Panginoon, ng outreach sa Santo Tomas, Batangas. Lord, salamat po, Panginoon, sa proteksyon at pangangalaga na ibinibigay mo sa mga misyonaryo na pupunta doon. Patuloy mo kaming inililigtas, Panginoon, sa bawat biyahe namin, sa bawat paglakad, sa bawat paghahayo. Salamat po, Panginoon, sa gitna ng pandemya. You continue, Lord God, to cover us with your blood and with your Holy Spirit. Lord, we thank you. Ganon din po, Panginoon, ang Iglesia sa Phase 4E. You continue to cover us, Lord God, with your blood and with your Holy Spirit. You continue, Lord God, to cover us with your love, with your grace, and with your mercy. Lord, we thank you. Salamat po, Panginoon, at patuloy mo kong pinapatnubayan at ginagabayan. Alam namin, Panginoon, you will continue to provide sa bawat miyembro, Panginoon, ng High Priest Church. And you will give them, Lord God, a financial breakthrough, financial blessings, and financial favor. Salamat po, Panginoon, sa bawat karanasan namin, patuloy ka naggumagawa ng mirakulo, pagpapala at biyaya. Nawa, Panginoon, sa bawat paggising namin ng umaga, ay maramdaman namin, maging sensitibo kami, Panginoon, sa mga mirakulo na iyong ginagawa sa bawat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga himalang ito. Magmula umaga hanggang gabi, kahit sa aming pagtulog, Panginoon, napakarami mong mirakulo na ipinapahiwatig, ginagawa at pinararamdam sa bawat isa amin. Salamat po, Panginoon, at mahal na mahal na mahal mo ang bawat miyembro ng High Praise Church. Patuloy kang gumagawa, patuloy ka, Panginoon, nagsasalita. Ganon din po, Panginoon, maraming maraming salamat. At patuloy mo, Panginoon, na tinutupad ang pangako mo sa bawat miyembro ng High Praise Church, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat pangakong ito. You fulfill the promises that you've given to each members of High Praise Church. Lord, we thank you, O God. Lord, truly, we are overwhelmed of the love you've given to each one of us, O God. Salamat po, Panginoon. At ikaw, meron kaming assurance, Panginoon, na nakikinig ka sa bawat panalangin namin. Salamat po, Panginoon, sa pangangalaga mo, sa ngiti at galak na binibigay mo sa High Praise Berkeley, O God. Truly, Lord God, lalo mong pinagtitibay, pinag-iisa ang bawat kapatira na sa High Praise sa Berkeley. Salamat po, Panginoon, at sila'y nagiging buhay na patotoo sa lugar na iyon. Salamat po, Panginoon, at patuloy mong binibigyan ng napakangandang plano ang High Praise Berkeley. Ganon din po, Panginoon, ang High Praise sa mabuhay. Salamat po, Panginoon, at patuloy mo silang binabago, patuloy mo silang itinatayo, patuloy ka nagpapaalala sa bawat sa kanila, at patuloy mong hinahawakan ang buhay nila. Lord, salamat po sa patuloy mong pag-iingat sa mga kapatiran namin sa High Praise mabuhay. Ganon din po, Panginoon, sa High Praise Santa Maria. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Pastora Semi. Patuloy mo siya iniingatan, pinapatnubay na binibigyan ng sapat na karunungan. Patuloy mo siyang ingatan, Panginoon. Panginoon, salamat po, Panginoon, patuloy kang gumagawa sa bawat pamilya ng High Praise Church, High Praise Visayas, High Praise Mindanao. Salamat po, Panginoon, sa bawat manggagawa na nandoroon. Salamat po, Panginoon, sa bawat pag-iingat at nawa, Panginoon, sa aming paghihintay. Lord, we enjoy the process that you continue to give unto us habang tinutugon mo aming panalangin, mga Panginoon. Tunay, Panginoon, ito isang proseso na dapat, Panginoon, ma-enjoy namin ito sapagkat ito yung mga gawa, ito yung mga plano, ito, Panginoon, ang iyong paggabay sa bawat buhay namin. Lord, salamat po, Panginoon, sa prosesong ito. Sapagkat sa prosesong ito, patuloy mo pinadadama ang iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat sa amin. Patuloy mo pinadadama, Panginoon, ang katugunan mo sa bawat panalangin namin. Lord, salamat po, Panginoon. And we believe, O God, you will answer our prayers because we ask this in the mighty name, the most powerful name of your Son, Jesus Christ. Amen at amen. And now, may the blessings, the grace,
of our Lord Jesus Christ, the love, the mighty love, the powerful love of our God the Father, and the fellowship, the friendship of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen and amen.